yan, masarap ka, sabi ni Lola Teresa. Hola, buenas tardes, mga amigo. Kamusta mga kabayan? Pauwi na naman ako. Maulang hapon o maambong hapon dito sa Equatorial Guinea. Ayan, magluluto kami ng paksiw na isda nila Mami Kuana. Hola. Hola. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. So ayan si Mami Kuana, nagmamap na. Ibig sabihin, tapos na siyang magtrabaho. Terminar pronto hoy, no? So, ayan mga amigo, kararating ko lang ng bahay. At inaantay ko sila Ate Rosa. And then, today nga, magluluto kami ng paksing na isda. Ayan. Hola, guapa! Kay klase 2 kamisa. Kamisa, kay? Kamisa Afrikana. Kamisa Afrikana. Mira si ayan, ayan kamisa Afrikana daw ang suot ni Ate Rosa. Ah. Bonita ha? Si bonita, si. También con mamá, ha? Si mamá. Sa klase ke. Esta clase yan. Esto quiero esto, pero pantalón no. Pantalón no. Ah, vestido tu quieres así. Sí, vestido así. Iba kasi yung attire ni Ate Rosa ngayon eh, oh. Esto, quanto tu comprar? Esto? Si. Sí. Me llevo a 10 sin contar. Con todos? No, no. Yo misma comprate. Ah, solo comprate la después, hacer. Mano de obra. Ah, pina. ¿Quién hacer? Ahí la... Clase de donde estuvimos ahí. Ah. Vale. Nagpatahilan daw siya ng damit. Mas mas barato, no? Kung to compra tela. Mas mura pala pag bibili ka ng tela tapos ipapatahi mo lang. Kasi yung binibili namin nila Mami Kuana, yung inuwi na, yung binibili namin nila Mami Kuana at Ate Rosa, medyo mahal. Parang na triple na yung presyo sa tela. Ayan, kasi binili daw niya 10,000. Eh, ang bili namin sa mga damit niya nasa 25,000, 30,000, ganun. Pinakamura na yung 20,000. Yeah. Ahora, saludar antes. El gas está ahí afuera. El gas. Ay. Está ahí. Así, saludar todos filipinos. Buenas tardes, filipinos. Mabuhay, filipino. Agos y ateros. Mabuhay, filipino. Agos y Mami Kuana. Ahora tenemos. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar. Paksiw. Paksiw. Na isda. Na isda. Paksiw. Paksiw. Na isda. Na isda. Isda, significa pescado. Pescado. Isda, significa pescado. Isda. Isda. Isda o fish. 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 Fish también es pescado. Fish. Entonces lo que me puede llegar en la cara. No, fish dao, isda. Fish dao. Oh. Entonces, tenemos el ingrediente. ¿Qué ingrediente? Tenemos aquí, primero tenemos el pescado. Ayan, meron tayong isda. Hindi ko alam kung ano tawag sa isda nito. Isda. Pero, esto klase isda, chicharo aquí. Chicharo. Ito, no? Yung chicharo dito, ito yung pinakamabetang isda dito sa amin. Kung alam nyo naman na, di ba, dito sa amin merong dagat. So, kahit may dagat dito, alam niyo ba na ang kami ay nag-aangkat pa ng isda galing sa Spain o sa ibang bansa. Dahil merong mas mura kapag binibili namin sa ibang bansa kaysa kunin dito. Kapag ang mga Chino binenta na yung mga isda dito, sila yung mga nanghuhuli ng mga isda. Sa may mga barko sila, then sila yung nanghuhuli and then binibenta dito. Mas mahal na yon. Lalo na pagkapag presko. Yan, meron naman, kung tatanungin nyo kung meron bang mga Guineano na nangingisda, meron, kaso mga bangka lang, wala silang mga barko. So, hindi masyadong nakukuha yung mga isda na
Yung bangka na lang nila, yung mano-mano. Hindi yung dimotor, ha? Yung maliit lang. Kaya kung, kapag nakakauli sila ng isda, konti lang. Hindi kagaya ng mga Chino, barko talagang malalaki ang kanilang mga ginagamit na pang, ginagamit para makapunta sa pinakagitna ng dagat at makapanghuli. No? Kaya pescado, como Chino, Chino, Chino pescar. Chino pescar a la playa, no? Mm-hmm. Muy caro, no? Como vende la mercado. Pescado, oh, mahal na kapag sila yung nanghuli ng isda. Alam niyo naman ng mga Chino, yan, negosyo kung negosyo. Pero como esto, congelados, barato, no? Mas barato. Barato el kilo porque el kilo es 1,500. Si, barato. Yan, mas barato. Mura kapag frozen. Kaya kadalasan ang mga lokal dito, ang binibili nila ay mga frozen. Galing nga sa Spain. Yan. So, yung simula na tayo magluto ng isda. Madali lang naman to. Kasi itong paksiw na to, kadalasan nauubos. Gabi ko kasi nagluluto ng isda and then nauubos agad. Kaya hindi sila nakakakain ng paksiw na isda. Kaya today, turuan natin sila magluto ng paksiw na isda. Hindi ko alam kung magugustuhan nila. Dahil yung binagre, parang hindi sila nahilig sa suka na amoy pa lang nila. Pero pag niluto naman, okay, kagaya ng adobo, gusto nila. So ayan, magsimula tayo magluto ng paksiw. So ayan, masarap sa paksiw kapag may talong or ampalaya. Kaso talong lang yung available ngayon dahil walang tindang ampalaya. Mhm. Ate Rosa, ingrediente. Aquí tenemos picante, ajo, cebolla, ginger. Coco bianco. Ayan. Tenemos pimienta negra. Mhm. Agua. Este vinagre. Este es vinagre. Sal. Aquí va la sal y aquí tenemos la berenjena. ¿Solo así? Sí. Sí, ayan. Bien. Pone pescado. Esto. Esto antes. Ginger. Sí, ginger. Ginger. Este es ginger. Ginger. Ginger and dough. Ginger. Ah? Ginger. Ginger. Ah, hindi nila ginger bee daw. Después como se hace también con eso se hace dice como coco bianco. Sí, después pone ponemos la cebolla. Cebolla y ajo. Así. So ako pag nagpapaksiw ako ganyan lang. Pinapailalim ko lahat ng bawang, sibuyas, bawang. Bawang, sibuyas, bawang, sibuyas, tsaka luya. Para ajo. Si. Ponemos ajo. Ayan. Tapos, después pone... Pone chicharo. Ayan. Yung chicharo na to, napaka... Malaman kasi to. Kaya gustong-gusto ng mga lokal. Ayan nga lang, hindi sariwa. Pero okay na rin dahil nga... Timingan dito kapag bibili ng chicharo. Hindi... Yung pulingan, yun. Masarap din sana yun kaso wala kaming mabili. Ayan. Después pone... Ponemos la berenjena. Esto. Picante. Picante y berenjena. Picante arriba. Uh-huh. Después pero berenjena. Pero más bueno poner con esto. Uh-huh. So pag nagalagay ako ng paminta, buo at saka durog na paminta. Para talagang malasa. Buong paminta. Después pone la sal. Ahí. Después, ayan, lagay tayo ng asin. Después, agua. Después, vinagre. So, ayan, sama-sama lang. And then, ako naglalagay ako ng kaunting asukal. Para medyo mabalance yung lasa. So ayan mga amigo, luto na ang ating paksiw na isda. Isang kulo lang, okay na. And then nagluto si Salvador ng grilled chicken. Ay isang presentation. So ayan mga amigo, kain tayo ng paksiw na isda. Paksiw na chicharo.
Lola Teresa, ¿por qué tú no pones a pañuelo tú? No, no, está bien, no hay problema. Lola Teresa, ¿por qué hindi alam pañuelo ang kanyang buhok, ang ayan, ang kanyang ulo? So, ayan mga amigo, kain tayo ng paksiw na isda. Allí gozo en mi corazón. Yo tengo gozo en mi corazón. En mi alma hay esperanza. Tengo gozo en mi corazón. Gozo, gozo. Tengo gozo en mi corazón. Tengo gozo en mi corazón. En mi alma hay esperanza. Tengo gozo en mi corazón. Bendito Dios. En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el nombre de Dios, dentro de la Iglesia. Bendice estos alimentos. Sufren hambre, los que sufren cárceles, los que sufren enfermedades y más cosas. No podemos expresar con nuestros sentimientos humanos. Tú nos conoces todo lo que de cada uno. Escúchanos en tu amor, por voluntad de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Ya. Yeah. Gloria a Dios. Vamos a comer. Ako mas gusto ko yung paksiw. Ano? Una pa ay que ayudar. Ayuda po amor. Chica no solo boca. Chica queremos hecho. Masasaya sila ngayon eh dahil nga maaga natapos ang trabaho. Ang init oh. Pero maampa ulan-ulan sa labas. Comprobar esto isda. Isda. Si. Uno best no, tu comer esto clase de comida no. Yan yun? Nada. Oo, kasi paksiw na tayo lang may ganyan eh. Nalit pa rin yan. Hindi ni Salvador, nada. Ano? Salvador, makomest. Salvador, comprobar. Yes, comprobar ahora. Está bien? Está bien. ¿Ah? Muy bien. Muy bien. Está muy bien cocinado. ¿Ah? Está bien. ¿Está bien? Sí. Ayan, masarap ka, sabi ni Lola Teresa. Compró tamang buwan. Delicioso. ¿Ah? Delicioso. Delicioso? Sí. So ayan, nasarap na naman nila yung ating paksiw na isda. Ayan, nakakatuwa dahil nagugustuhan nila yung pagkain natin. Ang dami na comment pala about sa kung mga niluluto namin ay ginagawa nila Mami Kwana sa bahay. Ayan po, ginagawa po nila. Lalo-lalo na po, di ba sabi ko nga dati na mabenta sa kanila yung mga ice candy. Yan. Kaso wala kasi kung may time akong pumunta sa kanila kaya lang nag-iingat ako, ayokong pumunta sa bahay-bahay nila dahil medyo malayo and then delikado. Kaya hindi ko talaga nabibidyohan yung mga niluluto nila sa bahay. Pero ang maganda po doon ay niluluto nila. Kasi sa mga nagko-comment, sabi nila kung niluluto rin ba sa bahay. Yan, ginagawa po nila yung kamote queue, yan, banana queue, alam nila yan. Kaya kada araw tinatanong ko, Mami Kwana, nagluluto ka ba ng ganito? Yan, ano niluluto nila sa bahay? So marami silang mga pagkain, maraming pagkain Pinoy ang niluluto nila sa bahay at yun ang nakakatuwa. Kasi kung hindi naman nila niluluto, tinuturo ko sa kanila para saan pa, di ba? Hindi magpapakapagod pa ako magturo sa kanila ng mga pagkain Pinoy kung hindi naman nila ina-apply sa buhay nila. So, lagi kong sinasabi sa kanila, o ginagawa niyo ba ito? Kasi kapag hindi nila nasarapan, hindi talaga nila ginagawa sa bahay. Yung agaya ng mga mamahal na, ang mga hindi nila ginagawa, yung mga cinnamon roll, yan, yung mga ganyan. Tsaka yung mga cake, kasi hindi, wala silang oven. And then,
medyo mahal yung ingredients. So ngayon, nagpo-focus kami ngayon sa mga murang ingredients. Kaya lang ang video na mga amigo. Kita-kita ulit tayo bukas. Sa lahat ng nanonood ng video na ito, maraming salamat. Sa hindi pala subscribe sa aming YouTube channel, please subscribe na po kayo sa aming YouTube channel. Pinoy ni Equatorial Guinea. Buhay po ng mga Pilipino na sumasabak sa pagkatrabaho para lang po sa pamilya. Kasama namin ang mga lokal na sila Mami Kuana, Lola Teresa, Rosa, si Salvador. Maraming salamat at kita-kita ulit tayo bukas. Salamat! Salamat. Adios. Adios. Paalam. Paalam. Ciao. Ciao. Hasta mañana. Hasta mañana. Beso.